Hey guys, it's me JM and welcome back to my YouTube channel. For today's video, bibigyan natin ng panibagong buhay ang magulong pader na ito gamit ang wallpaper na in-order natin sa Lazada. Okay guys, na-deliver na ang in-order ko sa Lazada after 6 days. So tara, i-unbox na natin. So guys, for only 55 pesos, meron ka ng 3D foam bricks at 10 po ang in-order ko. Kaya ang total for only 550 pesos at may nakuha tayong free shipping. So guys, ang size ng wallpaper natin ay 77 by 70 cm. Kung hindi kayo familiar sa size, ganito siya kahaba at kalapad. At ang texture ng foam bricks ay maganda. Kung ano ang nasa picture, ganun din sa personal. So guys, dito lang sa part na ito ang lalagyan natin. At kung maganda ang kalalabasan, maglalagay tayo ng plain wallpaper sa part na ito. So tara, simulan na natin! Alisin lang natin yung cover ng sticker para madikit na natin sa wall. Ngayon naman, ilalagay na natin yung pangalawang wallpaper. Hindi na ginupit yung maliliit na bricks para i-connect dahil saktong-sakto na ito. Medyo nahihirapan pa ako ikabit kaya tatanggalin na naman natin. Pero guys, wag na wag natin tanggal kabit dahil mawawala na ang tikit ng ating wallpaper. So guys, ito na yung mga nalagay natin. Right now, kailangan lang natin sukatin at tanggalin yung part na matatamaang switch ng ilaw. Now, itatry natin ikabit kung sakto ba ito. As of now, apat na yung nagagamit nating wallpaper. Hahatiin naman natin ito sa dalawa para mailagay sa ibaba na malapit sa socket.
Okay guys, natapos na natin ilagay at hindi na masyadong magulo yung wall natin. Actually, 10 po yung in-order ko pero 6 pieces lang ang nagamit ko. Okay guys, ilalagay ko sa description box kung saan ko yung na-order yung ating 3D foam wall bricks. The next day. So guys, kakagising lang natin. At hindi pa naman nagsitanggalan yung mga dinikit nating wallpaper. At kung gusto nyo mag-order, check nyo na lang sa description box. Dahil ilalagay ko yung link kung saan ako nag-order. Paikot-ikot lang sinasabi ko para umabot ng 8 minutes ang videong ito. Actually, hindi naman talaga ako nagsasalita sa videong ito dahil dinadub ko lang. Kaya ito talaga ang advantage kapag naka-face mask ka. But of course, halata naman hindi gumagalaw yung face mask ko kaya halatang hindi ako nagsasalita. So dito lang tatapusin ang aking vlog. Kahit walang umabot dito, please don't forget to like, comment, share, and subscribe, and hit the notification bell button to get more walang kwentang vlogs. Thanks for watching. Bye.